Ayon sa US Census Bureau at sa Pew Research Center, ang mga Pilipino ay isa sa pinakamabilis na lumalagong mga grupo sa Amerika, na umaabot sa 4 na milyong katao noong taong 2019. Ngunit ipinapakita din sa mga research kung paano ang ating populasyon ay lubos na apektado ng mga malalang kondisyon ng kalusugan. Ang layunin ng programa ng SOMCAN na tinatawag na Our Health, Our Community o Kalusugan ng Bayan ay higit na maunawaan at maiwasan ang mga malalang sakit sa mga Pilipino na naninirahan sa San Francisco at pagbutiin ang pangkalahatang kalusugan at kalagalingan ng pamayanan. Ang aming layunin ay upang itaguyod ang kalusugan sa pamamagitan ng edukasyon na base sa kalusugan, kultura, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kasama na dito ang advokasya upang tugunan ang mga pangailangan ng komunidad sa lahat ng aspeto, mula sa ating pang-araw-araw na buhay hanggang sa mga infrastruktura ng panlipunan at pang-ekonomiya sa ating kapitbahayan at lungsod. Ngayon, ating pag-usapan ang tatlong talamak na karamdaman sa kalusugan na nakakaapekto sa mga Pilipino at mga bagay na pwede nating gawin upang maiwasan ang mga ito. Ang ikalawang paksa ng kalusugan na ating pag-uusapan ay ang hypertension o mataas na presyon sa dugo. Ang hypertension ay kilala bilang high blood o alta presyon o mataas na presyon. Ito ay isang kondisyon kung saan madalas na mataas ang iyong presyon. Kung hindi ito ginagamot, ito ay maaaring makapinsala sa iyong mga arterya o ugat sa puso. Maaari din itong magdulot ng stroke, atake sa puso, mga sakit sa puso, pagkabulag, at sakit sa bato. Ang iyong presyon ay base sa dalawang numero. Ang unang numero na ito ay ang systolic blood pressure. Ito ang presyon kapag tumitibok ang iyong puso. Ang ikalawang numero naman ay ang diastolic blood pressure. Ito ang presyon kapag nagpapahinga ang iyong puso bawat tibok. Ito ay isang blood pressure category chart na ginawa ng American Heart Association. Ito ay klasipikado sa limang level: normal, elevated, stage 1 high blood pressure, stage 2 high blood pressure, at hypertensive crisis level. Ang sakit sa puso ay ang ikinakamatay ng 33% ng mga Pilipino sa Amerika. 3 sa 5 Pilipino ay mayroong hypertension o mataas na presyon. Ang hypertension ay kilala bilang isang silent killer. Madalas itong walang halatang sintomas at hindi alam ng karamihan na mataas ang kanilang presyon. Ang madalas na pagsusuri ng inyong presyon ay ang pinakamabuting paraan para malaman kung mayroon kayong hypertension. Para sa prebensyon, gawin ang ilang mga sumusunod para mapanatili ang malusog na pamumuhay at mas maiwasan o makontrol ang mataas na presyon. Gaya ng kumain ng masustansyang pagkain o bawasan ang mga maaalat na pagkain. Mag-ehersisyo ng madalas. Panatiliin na maayos ang timbang para sa inyong katawan o magpapayat kung labis ang timbang ninyo. Minsan, hindi pa rin sapat ang mga paraan na ito sa pagbabago ng pamumuhay at sa pagkontrol ng mataas na presyon. Kung hindi makakatulong ang masustansyang pagkain at ehersisyo, maaaring magrekomenda ang inyong doktor ng mga gamot para mas makontrol ang inyong presyon.